Yun! Good morning mga kasakmal! Katatapos lang po ng aking recovery ride after ko mag long ride somewhere in Region 3. And then habang nagpapahinga po tayo ay nakapukaw po ng aking atensyon ang mga dinadala kong tools and accessories kapag ka ako ay naglo long ride. So dahil dyan, nakakuha po ako ng konting idea para makapag-share po sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga basic tools and accessories na po pwedeng dalahin kapag ka naglo long ride, nagba-bike to work o nagsho-short ride. Tara! Yan. Kung mapapansin ninyo mga kasakmal, ang aking ginagamit na bike ay Trek Marlin 6. So sooner or later ay magkakaroon tayo ng review about dun sa aking bike parts. But for now ay magkakaroon tayo ng concentration at focus tungkol dun sa mga basic tools and accessories na mas importante nating bigyan ng pansin kapag tayo ay nagra-ride. Dahil dyan ay magkakaroon po tayo ng bag raid. Pero lumipat muna po tayo ng pwesto sa mas malilim na lugar dahil mainit na, at pangalawa ay baka hindi na makapture na maganda yung ating pagbibideo dahil dun sa sikat ng araw. So anyway, kung mapapansin po ninyo ay meron akong bike rack or yung tinatawag na carrier. Diyan po ako naglalagay ng aking mga ekstrang gamit kapag ka po ako yung may mga expected long ride. Para lang sa ganun po ay maliban dun sa mga basic needs na dinadala ko usually, ay meron pa po tayong pang-reserbang mga gamit. So mapapansin nyo ay meron din po akong saddle bag. Ang aking pong saddle bag ay Zepal na size extra large. Nung una ay small size lang yung ginagamit ko para lamang dun sa mga basic tools na madalas nating dalhin. Pero nitong mga bandang huli ay mas pinili ko nang gumamit ng mas malaki para mas marami rin akong mailagay. So buksan po natin para makita nyo po kung ano yung mga dinadala ko kapag ako ay nagra-ride. Dito po sa pagbukas nyo ng saddle bag ay meron ditong ekstrang packet. Ang usual na inilalagay ko po rito ay ang aking ekstrang taillight. So hindi po kasi pare-pareho ang battery capacity nito. At least meron tayong mga reservang dala-dala para just in case na maglobat yung ating ginagamit na primary taillight ay meron pa tayong reserba. Then meron din po akong dinadalang boxer shorts. Kaya po ako nagdadala nito ay hindi natin masasabi kung kailan tayo po pwedeng gumamit ng ekstrang underwear. May mga pagkakataon po na tayo nagpupunta sa mga waterfalls, sa mga beaches, or kung hindi man, kung halimbawa tayo aabuti ng ulan, at least meron tayong ekstrang underwear. Ayan, so dito ko rin po inilalagay yung aking mga stickers para just in case po na meron tayong mga pagdidikitan na arko or kung anumang mga lugar na po pwede tayo maglagay as our souvenir ay meron po tayong mga dala-dala. Then, meron po ako ditong tools. Yan. Ito pong tools na to ay kumpleto. Nandito yung mga allen, yung patch kit. Yan. Para just in case po na tayo masisiraan, ay meron po tayong mga basic tools na po pwedeng gamitin. Of course, yung ating extra interior. Napaka-importante po nito mga kasakmal, lalong-lalo na kapag tayo napaplatan, at least meron tayong ekstrang interior kung hindi natin kailangang lagyan ng patch kit or i-vulcanize yung ating interior para iwas aberya tayo at abala sa oras. Then, meron din po ko ditong ekstrang tools dahil hindi natin masasabi yung pagkakataon kung kailan tayo po pwedeng magbukas ng dilata or kung anumang mga matatalim na bagay. At least meron po tayong mga ekstrang equipment dyan. Then yung aking adapter. Ang aking pong ginagamit na adapter ay dual. Para kung may pagkakataon po tayong makapag-charge, ay simultaneously nakakapag-charge tayo ng cellphone, ng power bank, ng headlight or yung extra light nga natin para dun sa ating hulihan. And then meron pong bulsa ang extra large na Zepal. Ito pong ekstrang packet na ito ay hindi ko ginagalawang laman kahit na anong mangyari. Para for emergency use ay meron po tayong magagamit. Ayan. Ayan, binuksan ko lamang po. So ang laman po nito ay 3,000. Kahit na anong mangyari ay hindi ko po siya ginagalaw. Para at least kahit papaano ay meron tayong extra money na dala
kung saan man tayo mapadpad na lugar. So pumunta naman po tayo sa aking ginagamit na handlebar bag. Ang kagandahan po kasi nito ay hindi nyo na kailangan maglagay ng kung ano namang bakal sa harapan ng inyong bike. Pero ito naman po ay depende sa inyong kagustuhan. Sa akin po kasi, napaka-practical niya dahil unang-una maganda po siyang tingnan sa harapan ng bisikleta. At the same time ay mabilis po siyang tanggalin intentionally. At mabilis din po siyang ikabit. Pero ang kagandahan niyan ay hindi na ko-compromise yung ating cord sa ating shifter at pati dun sa ating brake. So kung itatanong niyo po kung nakakaabala ba siya kapag tayo nagpepreno or nagpapalit ng cambio, ang sagot po ay hindi. Dahil design po siya para sa handlebar. Lililawin ko lamang po sa inyo na ang bag pong ito ay walang promotion or hindi ko po ini-endorse, kundi based on my own experience ay nakita ko kung gaano siya ka-practical. Dahil yung pong bag na yan ay equipped for 2 to 3 days. Kapag ka po kayo ay nagba-bike touring or naglo-long ride or even short ride at bike to work gaya nga po nung unang nabanggit ko. Meron po siyang dalawang zipper sa gilid. Usually po kasi, naglalagay ako ng aking power bank dito sa aking ginagamit na frame bag. So dito ko inilalagay yung aking power bank and then dito ko naman inilalagay yung aking cellphone. Para just in case na meron akong kukunan or idodocument na mga magagandang venue or places, ay dito ko siya binubunot. Pero based dun sa mga nagiging karanasan ko, kapag naka-charge po yung aking cellphone at hinuhugot ko siya rin sa cord ng power bank, ay naiipit po minsan or nadadali ko yung pinakadulo ng cord niya kapag ako'y pumapadyak. So since nagkaroon po ako ng ganitong handlebar bag, ay dito na po ako naglalagay ng aking power bank. Yan. So, ang madalas ko pong inilalagay dito ay yung aking coin purse and then yung aking power bank. Para kung halimbawa mang kukunin ko siya, kapag ka ako po ay may do-document, ay sinasampay ko na lamang po dito yung aking cord nang hindi po nagiging hassle. Yan. So, dito naman po sa kabilang side, ang inilalagay ko naman po rito, mostly ay face towel. Ayan. So, ang ginagamit ko pong face towel ay yung microfiber. Lalong-lalo na kapag tayo ay nagbabike, mabilis siyang matuyo. Kapag halimbawa tayo ay nag-stopover, gusto natin magpunas ng katawan, pwede natin siyang basain. And then, after nun, matutuyo na siya kapag tayo ay nag-ride at isinasampay ko lang dito sa aking handlebar. And then, nandito yung aking mga cords. Kung saan nakalagay dito yung cord ng aking cellphone, power bank, headlights at saka yung aking taillights. And then, pag binuksan po natin ito, dito ko naman madalas inilalagay yung aking headlight. So, ang aking po ginagamit ay Volt 400 na cat eye. Malakas po yan sa gabi. Pero kapag ka po araw, ay hindi ko siya iminamount dito sa handlebar ko para hindi makompromise yung battery health niya dahil dun sa exposure sa sunlight. At yung aking portable toothbrush para maliit lang yung maging space niya at saka yung extrang taillight ko kagaya nung nandun ko sa may saddle bag. And then meron po siyang tatlong packet na po pwedeng yung ilagay, pero most likely ang po pwedeng ilagay dito ay mga IDs for identification, pero ako po ay naglalagay din dito ng extrang pera para aside dun sa saddle bag ko ay meron po tayong extra money just in case meron tayong mga gustong biling souvenir or nakalimutan natin yung ating wallet, at least confident tayo na meron tayong dala-dala. Dumako naman po tayo sa main zipper niya. Ito pong bag na to, ang nakaka-amaze dito ay maliit siyang tingnan. Pero nung nilagyan ko po siya ng gamit at kung marunong po kayo ng military fold or yung maliliit na mga pagtutupi ng damit, at least 2 to 3 days po sa mga day touring or bike touring ay ma-accommodate po niya. So, ang mga madalas ko pong inilalagay dito na hindi ko na ginagalaw ay yung aking extrang cycling jersey. Para just in case po na kailangan natin magpalit ay meron tayong magagamit. Yan. So, meron din po tayo ditong tali na para dito sa ating bag. So, halimbawa po, kukunin nyo siya, at least naka-shoulder bag po siya at komportable po kayo. Yan. Then, meron din po ako ritong
Extrang sweater. Ayan. So, hindi po natin masasabi yung pagkakataon. Let's say, sobrang lamig po ng panahon, at least meron po tayong daladalang extrang gamit. And then, meron din po ako ditong daladalang extrang arm sleeve. So, dinadala ko po siya actually dahil hindi natin masasabi nga yung pagkakataon. Baka mamaya sobrang lamig ng ating niraride or sobrang init. At least, meron tayong protection man lang. And then, meron din po ako rito yung extrang shorts na dinadala. Para kung halimbawa mang pabalik na tayo or meron tayong ibang paggagamitan, ay meron tayong bit-bit palagi. Yan. So, meron din ako ditong extrang dry fit na damit. At ang kagandahan po nitong dry fit ay ma-absorb niya agad yung pawis natin galing sa pagpajak. Ayan. So, meron din po akong extrang tube mask. Ayan. At hindi ko lang po ito masyadong pinagagamit dahil mahal. Ayan. So, ayan po yung mga madalas kong ginagamit sa aking mga ride. Regardless yan, kung ako po ay nagmumultiday or nagbabike to work o dyan lang sa malapitan. At napaka-practical po niya. Napakadali niya rin ikabit dahil meron lamang siya ritong nakakabit na strap sa may handlebar. And then, magpa-pop out naman po yan. Yun. So, yun na po yung pinakalak niya. At nakaipit po siya sa dalawang bakal. Ayun. So, paano mga kasakmal? Ako po ay uuwi na. At muli po, inuulit ko lamang na hindi po ako nag-i-endorso ng kahit na anong produkto na may kaugnayan po dun sa aking mga nireview. Kundi, ibinahagi ko lamang po sa inyo yung mga madalas kong dinadalang gamit at the same time ay yung mga practical na equipment na dinadala ko kapag ka po ako ay nagra-ride. At sana ay makatulong po yon dun sa mga ibang nais mag-bike to work or mag-short and long ride. So muli po, maraming salamat pong muli sa inyo at asahan nyo po ang ating mga susunod na ride. Magandang umaga pong muli. Tiger Tapanco po.